Soundcheck, test mic, soundcheck, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to subscribe, tapos pakiclick po ang all button para palagi po kayo ma-update ni YouTube. So let's start. So ang una po natin is si APL, no? Ayan, so i-search natin guys, APL. So update po tayo. Okay. So dito po kay APL, kung papansinin natin is, okay, ano ba to? 27 ngayon, di ba? So nag-dump po siya kanina, tapos pinump. Okay. So dito po na-hit yung ating ano ba to? First, second, and third, ano? Third support guys yung ating na-hit dito. Ayan. Which is around 0.16, di ba? Kasi support to eh. So sa price action natin, kung papansinin natin, so kanina po is major shakeout, no? Ayan, kasi nabasag yung ating trend line eh. Ayan, so meron tayong trend line dito guys, pero mas makikita po natin yung pagkat nasa lower time frame po tayo. Ayan. So mamaya ipapakita natin. So for this one, sa ano natin, sa daily chart, so ang papansinin natin, possible this is a bullish piercing candlestick. Ayan. So meaning po guys, since meron po tayo ditong gap up sa may taas right here, so pwede po yung ma-retest bukas, ano, which is around 0.28. so tignan natin guys, ano. Ayan. So ito po guys yung ating target. Ayan, 0.28 to 0.3. Okay, 0.28 to 0.3, kasi this is a trend line, ano? So nakabalik naman po siya sa ating trend line eh. Ayan. So possible ma-hit pa natin to si 0.3. Okay, so may gap up eh, or may gap, or may gap down pala, no? Sorry, ayan. So gap down to. Ayan. So gap down yan guys. So sa lower time frame, so tingnan natin sa 1 hour chart para mas kita, no, yung trend natin dito kay APL. Ayan. So gap up ako ng gap up. So ano pala, gap down pala to guys. Ayan. Sorry. Ayan. So dito po is nakabalik siya. Ah, di ba? Ayan, no? So this is a trend line. So sabi natin pwedeng mabutas eh. Ayun. So nabutas nga po yung trend line na to, pero shake out lang siya, no. Di ba? So yung mga weak hands is napabenta sa part na to. Ayan, pero maraming sumalo, guys. So very evident naman po, ano. So from here 0.16 or 0.17, malapit dyan, ano? So ilang percent yung bounce. So pag sinukat natin yan from here tapos hanggang dito, so almost 50%. Okay, so ceiling, ano? Ayan, 50%. So ayan, so tingnan natin bukas kung siya po ay magre-retest dito sa may gap down natin, ano. Ayan, so meron tayo ditong gap down na possible na ma-fill bukas. Ayan, so tignan natin. Ayan, kasi resistance to eh. Ayan, so resistance po to guys, which is around 0. ano ba to? 25,
or 0.24. So basta malapit dyan guys, ano, series of touches. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So tingnan natin guys, ano, kung makakapanik. So what if kung hindi guys, pwede possible, babalik po tayo sa ating support or sa ating trend line, no? So ang support po natin sa horizontal dito kay APL is here, which is around 0.2. Tapos sa trend line naman, which is around 0.18. Ayan. So tignan natin bukas. This is very crucial kay APL, no? Ayan. So ang papansinin natin, okay, so pa-bounce-bounce eh. Right? So siya po ay pa-bounce-bounce, no? Ito sa APL. So we have here, okay, sell off. Sell off, guys. Tapos bounce. Okay. Sell off. Tapos bounce. O yan. So sa movement natin na to, series of lower highs and lower lows, so still siya po ay bearish pagka ganyan, ano? So we have high, lower high, lower high. Tapos sa baba naman guys, so low, tapos lower low. And sa part na to, meron po ba tayong trend line dito sa 1 hour chart? Meron ba? Okay, check natin. Ayan. So tingnan natin dito sa mas mababa, ano, para mas makita natin yung kanyang trend. So let's say 30 minutes. 30 minutes. Okay, so medyo malaki pa rin. 15 minutes. Ayan. Ayan, so mas kita rito kasi yung trend eh. Ah, diba? Ayan sa 5 minute chart. Tapos mag-drawing tayo ng trend line ngayon, ano? So dito sa trend line natin, okay, so tingnan natin, ano. So this is a breakout. Okay, so breakout guys. So wait lang, i-drawing pa natin yung isa. So let's say ito. Okay. Ayan. So pagka nag-adjust, ala, ayan. So let's say dito guys. So this is, okay, so para siyang falling wedge, no? Diba? And tapos nag-breakout eh. So tignan natin kung masusustain yan, ano? Ayan. So dito kasi sa 5 minute chart, so very obvious po, siya ay parang nag-create ng inverse head and shoulder pattern, no? So we have here the left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Ayan. Tapos isa pang factor dito kay APL sa 5 minute chart, so yun nga, no? Nag-breakout po dito sa ating, ayan, sa ating falling wedge pattern. Pero take note, siya po ay nasa resistance ngayon. So tignan natin kung masusustain at siya po ay magbe-breakout to fill the gap down, ano? Ayan. So ito nga yun. Ito. Ayan, si gap down guys. So hindi naman, edi, eh, possible, babalik dito yan sa may pinanggalingan niya, no? Ayan. So, balik tayo ngayon sa daily chart. Ayan, kay APL, no? Tapos, i-check natin yung mga moving average kay APL. So, let's start with 50. Ayan, so, i-check lang natin, guys. So, 50, tapos 100, 200. So, okay pa naman, guys, ano? 50, 100, tapos 200. So, kay Cloud. Okay, so wala pa naman po siyang higher high sa part na to. Diba? So, this is a bounce play, ano? Eh, tapos ceiling. So, maraming sumalo, guys. Ayan. Tapos, ating indicators.
So check muna natin si RSI. So this is I bounce, okay? So pwede po nating sabihin na ano muna to, no? Relief bounce muna kasi di pa naman po siya totally nakaka-recover. So this is a bounce. So there's a possibility pa rin na biglang liliko yan, ano? Ayan. So tignan natin. Pero sa part na to, ang magiging pinaka-bias muna natin is okay, possible siya mag-retest dito. Ayan, sa next resistance niya kasi nag-bounce eh. So if ever man na siya ay mag ano na magko-correct ulit bukas or pullback ulit since siya po ay nag-ceiling sa price action. So tingnan natin kung mag-hold dito sa may support. Ayan, so ito 'yung support niya, guys. Ayan, support na. Tapos kay MACD. So papansinin natin, so this is still bearish pa rin ano kung papansinin natin. So sa histogram, so lower low yan, so that's why si APL is still bearish pa rin ano? Ayan, so we have low tas lower low. So tingnan nga natin ano? Ayan, kasi nag bounce lang siya eh. So hindi pa po siya totally nakaka recover so this is a bounce play, guys. Ayan, kung titignan natin ano? So bukas tingnan natin kung mafi-fill yung gap down, guys. Okay, kay APL. Ayan, so possible eh. So this is a bullish piercing candlestick, no? And sa volume, okay? So very obvious naman na marami pong nag-buyback sa part na to. Ayan, no? So this is a bounce, right? So sana masustain hanggang bukas. Ay, tapos mag-breakout dito sa may resistance natin, ano? Ajan. So i-save natin 'to si APL. So next natin si ayan. So wait lang at medyo nagaano eh. Umiikot siya. So next natin si BSC. Ayan. So check natin 'to si BSC, ano. Okay. So dito naman po kay BSC, ayan. So halos lahat po ay nag-bounce, no? Ayan. So ilang percent naman 'to? Ayan, kay BSC. So dito okay, so from here sa may support na sinabi natin kahapon tapos hanggang dito. Okay, so almost ano ba 'to? 27 ayan. So almost ano siya? 60%, guys, no? Ayan. So this is huge. And kasi ano 'to eh. So sabi natin kahapon possible siya po ay nasa trend line na po. 'Di ba? So yun nga lang medyo ano siya nalaglag sa part na 'to, no? Ayun sa may trend line. Pero still nakabalik siya sa may taas ng trend line. So yun po yung maganda naman kay BSC, ano. Siya po ay nakabalik sa may taas ng trend line, ano? Ayan. So kung titignan natin 'to, so this is a bullish engulfing candlestick. Okay? So this is very huge pagka ganyan, ano? Ayan, so this is a bullish sign. And sa lower time frame, so i-check po natin sa 1-hour chart. Ayan. So just to be clear, ano? So dito, guys, okay. Oops. Ayan. So sa part po na to, magdag tayo ng ano, ano? Resistance. Ayan, so magdagdag tayo. So let's say dito. Ayan, kasi meron tayong confluence dito sa ating cloud. Ayan. So next resistance po natin kay BSC is here, which is around 1.2 ano, pesos. Ayan. So series of touches 1, tapos 2, 3, 4, 5, 6 and possible dito 7. Ayan, kung siya po ay magre-retest dyan, ano?
So pagka po nabasag tong resistance na sinasabi natin ngayon, kasi may confluence tayo sa cloud eh. Diba? So si cloud is may flatline dito that serves as a confluence sa ating price action, ano? So ito kasi yung kanyang resistance. So pagka po nabasag yan, so ang next target natin dito kay BSC na resistance is possible dito sa part na to, sa 1.45 or here sa 1.33. ayan. So tignan natin guys ano kung ano ibabasagin niya dyan. Ayan, so magdagdag ulit tayo dito, which is around here sa 1.33. Yan, basta malapit dyan guys. Dyan ano. Ayan, tapos i-adjust natin to na konti. Ayan. So check nga natin. So dito meron ba tayong trend line? O yan, so medyo nag-breakout kasi sa part na to, no? Diba? Okay, wait lang. Ayan, so ay parang falling wedge din to kasi eh. So pababa po siya, no? Pero kung titignan natin, so bounce, no? Because si 1-hour chart is nag-print out po ng bullish engulfing candlestick. Ayan, no? Ayan. Tapos breakout din, ano? Ayan sa ating falling wedge. So this is huge. So especially kung makakapanik siya dito sa may taas ng cloud natin. Ayan sa 1-hour chart. So balik po tayo sa daily chart. Ayan, para mas kita natin ano. Ayan. So sa moving average, so let's start with 50. So 50. Ayan, so hindi pa rin po na-fulfill yung ating second gap up dito, ano? Ayan sa may baba. Diba? So yung isang gap up lang po yung na-filled, which is here, ayan. So tignan natin, 50, tapos 100, tapos 200 guys. So okay pa naman dito, no? 50, 100, tapos 200. So what about naman sa ating cloud? So sa ating cloud, so medyo flat pa rin siya right now. Ayan. So medyo hindi convincing, pero sa part kasi na to medyo nag-print out na siya ng ano eh. Higher high eh, no? High tapos higher high. So tignan natin bukas ano. Ayan. And here's ating RSI, so bounce din. Okay, pare-pares po sila nag-bounce. So sell off. Okay? So syempre pagkaari na sell off, what do we expect? De, syempre magba-bounce yan, especially kung siya po ay nasa support, no? So bounce to, tapos kay MACD. So still lower low, so tingnan natin kung makaka-recover na bukas, no? Ayan. So sa histogram, lower low pa rin po. So bearish pa rin pag ganyan. Ayan, tapos okay, so nagda-diverge pa rin, ano? Ayan, so bearish pa rin. So bounce lang yan. So pagka po bukas, okay, so pagka nag-rally ulit yan, so medyo meron na po siyang laban-laban, ano, pagka ganun. Ayan. So dito rin sa ating volume, so tignan natin kung magpiprint out po siya ng higher high sa part na to. Ayan, so magdagdag tayo ng resistance dito kay BSC. Ayan. So this is possible a double bottom. Okay. So ito yung first bottom guys. First bottom. Okay, so medyo ayan. First bottom, tapos second bottom ito. Ayan. So tignan natin kung magre-reverse, no?
So, supposed to be, dapat siya po ay mag-print out ng higher high. Kaya para masabi nating si double bottom is valid. Ano? Ayan. So, dito po yan sa daily chart kay BSC. So, save natin yan. So, next natin is what? I-check natin. Ano? So, syempre, wait lang. Sinesave pa natin, guys, para hindi po tayo mahirapang sumunod sa ano natin, ano, sa update natin and recap. So, next natin, si PHA. Ayan. So, PHA, so, check natin to. Okay. So, dito guys, kay PHA. Oh, ayan. So, pare-parehas po sila, no? So, kung hindi po piercing candlestick, so, sila po ay excuse. Bullish engulfing, ano? Okay. So, sa part na to kay PHA, so, siya po ay piercing candlestick. Ayan. So, bullish po pag ganyan. Ayan. So, tignan natin, ano, kung siya po ay magpiprint out bukas ng confirmation candle. Ayan. So, this is a bounce. And as well, siya po ay retest, ano? Ayan, sa ating first or sa may second trend line natin, guys. Ayan, kasi dalawa trend line natin dito kay PHA. So, bukas po, tignan natin kung makakapanik dito sa may trend line, ano? So, pagka nakapanik yan, so, possible i-retest natin is here. Sa 2.4 to 2.5. Ayan. 2.4 to 2.5, ano? Pesos. Okay. So, malapit bu yon dito sa ano natin, ano? Sa first or sa ating next trend line sa may taas. Ayan. First, ano natin, trend line, ayan, sa taas. 2.4 to 2.5. Or sabihin na natin sa 2.55 para mas medyo, ano, ano? Conservative. Ayan. 2.55. Ayan. So, dito yun. So, for now, i-check muna natin sa lower time frame. Okay, para mas accurate yung ating tingin. Ano? Ayan. So, dito guys, parang merong gap down na hindi pa rin po na-filled. Oh. So, ito yun guys. Which is around 2.5. Ayan. So, possible po na ma-fill dyan. Ano? Since this is a gap down. So, bali dapat si PHA is makapanik muna dito sa ating trend line sa baba, which is around 2.23. Okay? So, pagka nakapanik dito yan, so, mas mataas na po yung chance na siya ay makakapanik dito, guys. Ayan. To fill the gap down, ano? Right here. Ayan, so may 2.52. Ayan, so malapit po dyan guys. So that's why sinabi po natin kanina, so mas conservative kung sa 2.55, no? So 2.4 to 2.55 kung makakapanik po siya dito sa ating first trend line sa baba. Oh, ayan. Okay, so tingnan natin, ano? Tapos balik tayo sa daily chart. Ayan. So, i-check natin yung kanyang moving average. So, sa moving average natin dito kay PHA. So, 50. Okay. Tapos, 100. Tapos, 200. So, okay pa naman din, ano? 50, 100. Tapos, 200. So, what about sa ating cloud? So, sa cloud natin, so, dapat flat yan. Ayan. So, flat nga po, ano? Diba? So, flat si lower cloud, tapos medyo pababa si upper cloud. Okay, so bearish pa rin, ano? So, possible, siya po ay magbabounce, pero it doesn't guarantee na talagang tataas yan. Kasi, siya po ay nasa resistance na, ano? Ayan, sa may trend line natin. Pero, tignan natin kung makakapanik nga. Ayan. So, ilang percent to? So, from here, sa pinakababa, ano?
Ayan, so almost 36% or sabihin na natin 37%. Okay. Tapos, sa ating RSI, okay, so medyo may ano to, no? Nag-bounce na konti pero hindi pa rin po siya convincing na siya talaga ay nag-bounce. So, bakit natin nasabi? Titignan natin. Bakit kaya? So, base dito, nakasaw-saw pa lang kasi. Eh. No? So, this is a critical bounce, right? So, kung di po siya nag-bounce, okay, so medyo delikado na to talaga. Ayan. So, this is a trend line since 2019, ano? November po yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan. So, let's see kung siya po ay masusustain pataas, no? Ayan. So, this is a critical bounce kay PHA. Tapos, kay MACD, lower low pa rin sa histogram. Ayan. So, very obvious naman, ano? Ayan. So, eto si histogram, lower low. So, bearish po pag ganyan. Tapos, nagda-diverge din si MACD line and signal line. So, what about naman sa volume? So, in terms of volume, guys, kung papansinin natin, kung siya po ay talagang real bounce, okay, sa taas, supposed to be dapat mag-create to ng higher high sa volume. So, since wala pa naman, guys, kaya, ayan, so, ano muna? Wait muna tayo, guys, at wala pa naman ditong confirmation sa ating volume, ano? Na siya ay talagang magbabounce hard. Ayan. So, tingnan natin, ano? So, pagka po nag-create ng higher high, ayun. So, good yun, guys, ano? So, that is a good sign pagka ganun. So, pagka po siya nag-create ng higher high sa ating volume, which is, eto nga, si OBV, ano? Ayan. So, tingnan natin. Tapos, save. Ayan. So, save natin, guys. So, super lakas kanina ng ulan. Super ginaw sa office. Okay. Nung paglabas ko sa office, medyo naninibago ako. Super lamig talaga, guys. So, anyways, ang tagal mag-save. Ayan. So, by the way nga pala, baka gumawa po ako ng video mamayang pandaling araw about fundamental analysis. So, maghahanap po ako ng mga undervalued na stocks. Ayan. So, kung makakagawa po ako mamaya, edi syempre, ma-upload natin yan bukas mga 6 a.m. no? Or 5:30 a.m. Ayan. So, pakiabangan na lang. So, if ever na meron, edi good. Ayan. Pagka sinipag ako, no? Ayan. So, tingnan natin. Fundamental analysis. So, ito po kasing ano natin, mga recap natin is, okay, so, nakafocus lang to sa technical analysis. So, hindi po tayo nagsasabi ng kung ano-ano rito, no? Na catalyst, na konting fundamentals. So, nakalagay naman po sa may thumbnail, so this is a technical analysis only, ano? Ayan. So hindi nag-save. Hindi po siya nag-save, guys. Ayan. So second try natin. Ayan. So sana mag-save na at para makapag ano tayo, move on, ano? Dito kay PHA. So ang tagal niya. Teka, nawalan ba na internet? Hindi naman, ano? Hindi naman nawala na internet. Okay, so parang ayaw niya. So anyway, let's move on. Ayan. So isunod natin si dito. So dito na yung isusunod natin. Dito. Ayan.
So parang medyo bumagal yung internet guys na. So ayun na mag-load kanina, naglo-load to eh. Ayan, so dito. So let's update. So dito rin guys, okay, so nag-hold sa part na to, no, sa may sinasabi nating trend line. Right, which is around here sa may 11 pesos. Ayan. So 10.85 na hit rin guys, yung sinabi natin, ano? Which is malapit nga dito sa part na to. So dito guys, kung titignan natin, so siya po ay halos ano, tweezer bottom ano, pero hindi po siya tweezer bottom kasi hindi po parehas yung kanyang low ano. Ah, di ba? And kasi dito sa part na to may wick siya. So this is a bullish ano, bullish harami candlestick, right? Ayan, so tignan natin kung siya po ay magpiprint out ng confirmation candlestick bukas. Ayan, so tignan natin kung maihit to, no? Si 12.78 to 12.85 pesos. Ayan, so tignan natin kung magre-retest dito yan, guys. Oh, ayan. Okay, so tignan natin, ano? So possible kasi, okay, so marami ng touches dito sa part na to. So we have here 1, 2, 3, 4. Kasi nga trend line to eh, diba? Tapos sa may taas, kung papansinin natin, lower highs pa rin. Ano kaya, medyo nahihirapan to si dito. High, lower high, tapos flat na sa part na to. So pagka po nakapanik dito yan sa 12.85, so this is a good sign, ano? Okay? So medyo palaban na pagka ganun. So ibang usapan na yun, guys. So dito, titingnan natin sa lower time frame sa 1 hour chart para mas kita natin, ano? Okay, so still sideways pa rin dito sa part na to. Pero meron naman siyang laban na napapataas. Ayan, so tingnan na lang natin. Oh, ayan. Tapos, okay, so balik tayo sa daily chart. Okay, so kinek lang natin yung ating, ano, ano, yung mga candlestick sa may 1-hour chart. So, dito guys, so punta tayo sa moving average. So, 50. Tapos, 100. Tapos, 200 guys. Okay, so medyo malayo, ano? 50, 100, tapos 200. And kay Cloud, o yan, so okay pa naman po si dito, ano? Kasi, siya pa rin po ay nasa taas ng Cloud. So, this is a good sign pa rin naman, ano? Ayan, so tignan natin kasi si dito is sideways pa rin right now. And supposed to be dapat mag-bounce na to, no? Kasi possible this is a double bottom. So ito yung first, tapos ito yung second bottom. Ah, diba? So tingnan natin yan guys, no? Tapos, okay, sa ating RSI. So medyo nag-bounce nga sa part na to. Okay. So i-check natin guys ano, ayan sa RSI niya. So this is a trend line since ano ba to? 2019 December. So series of touches 1, series of 2, 3, 4, 5 and 6, ah, di ba? So bali sa part na to nakasawsaw pa lang kasi eh. Ayan, so let's wait. Tapos dito naman kay MACD. So, i-check natin si histogram, guys, ano? Kung meron bang improvement. So, based po dito, this is a higher low, ano? Which is a good sign, guys. Higher low po tayo sa ating histogram. Dito po kay dito. Ayan. Tapos, kay MACD line.
So even though na siya ay pababa, pero dito naman sa histogram is medyo okay. Ayan. So tingnan natin kung yung si MACD line is magpi-flip na ulit papataas, no? Ayan. Tapos sa volume, so kung si dito po is bullish pa rin, okay? So kung meron pa rin siyang demand, so dapat magpi-print out po ito ng higher high ulit. Ayan. So what do we expect? Ayan kay dito. So dapat makapanik siya rito, guys. Ayan. So dito yun, ano? Ito. Ayan. Sa pinaka-peak niya, ano? Ayan. So tignan natin. Tapos meron ba tayong trend line dito? Okay. So sabi natin possible na siya po ay magbabounce based po dito sa ating trend line. And sa part po na to, so mukhang masusunod nga yung sinabi natin, ano? So trend is our friend talaga, guys. Ayan, no? So trend line yan eh. So supposed to be dapat siya po ay magbounce pataas kung siya po ay talagang bullish pa rin hanggang ngayon, ano? Kasi hindi naman porket siya po ay uptrend is wala na po siyang correction, ano? So we have a normal pullbacks kahit siya po ay pa uptrend or pa downtrend. Ayan. So sa case po ni dito is pa uptrend siya. So this is a normal. So yun nga lang, pag po nabasag yan, yun po guys yung abnormal, ano? Ayan. Kasi so pwede nating sabihin yan, pag nabasag yan is talaga magpupullback na yan ng medyo malayo. Okay? So for now, okay pa naman siya at still nag-hold pa rin sa mga supports natin, sa mga trend lines. Okay, sumusunod pa rin siya. So pagka po nag-disobey na yan sa ating mga trend lines, so dun po kayo matakot, no? So for now, okay pa naman to si dito. Ayan, kasi siya po ay nag-bounce eh. Na, diba? Ayan, no? So we have here low, tas higher low. So sana guys masustain at siya po ay mag-print out ng higher high dito sa ating volume. Ayan. So save natin. So just in case na masisave natin yan, ano? Ede, much better kung masisave natin to si dito. Ayan. So let's wait for a while. Ayan. So mukhang di na naman magsisave. Ayun, okay na. So yung isa lang yung nag-save, no? Si PHA yata. So next natin is eto sa AR. So i-check po natin guys sa AR. So AR guys, AR. So i-check natin to AR. So dito po kay pare-pare sila ng chart halos. So after the sell off, ayun, so nag-bounce naman, pero still siya po ay binuhusan, ano, kasi dito po siya nag-open sa may baba, right, which is around 0.0042. okay, so malapit po dito yun, guys. And kapag ka nag-extend tayo ng trend line dito kay AR, so medyo obedient pa naman to, no? Ayan, so dito lang siya inabot dito sa ating support. Diyan, ano? So this is a bullish piercing candlestick. Okay, so pare-pares lang po sila halos. And sa part po na to, meron po tayo ditong gap down na possible na pwedeng ma-filled, no? Which is around here. So mas visible po 'yan kung titingnan natin sa lower time frame. So for example, titingnan natin sa 1 hour chart. Ayan. So sa 1 hour chart, ayan, so visible naman siya, no? 'Di ba? So ito po 'yun, guys. Ayan. So ito yung puwang na sinasabi natin, ano? Na gap. So tingnan natin kung makakapanik dito. Okay? So sa 1 hour chart is magdagdag tayo ng resistance, which is around here. Ayan. So, ito po yung resistance nya, no?
Ayan. So, what price? 0.0064. So, series of touches dyan, ano, kung titignan natin. So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, tignan natin kung makakapanik. So, what if kung hindi? So, sa bearish perspective natin dito kay AR, since siya po ay nasa resistance na, no? So, kung hindi po siya makakapanik, possible is babalik tayo. So, pwede rito sa part na to, 0.0054 to 0.0039, which is around here. Ayan, ano? So, tignan natin guys, dito kay AR, no? Kung ano mangyayari niyan. Bukas. So, balik tayo sa daily chart. So, sa daily chart kasi, ang nakikita lang natin is piercing candlestick, no? So, ngayon naman tignan natin sa mga moving average. So, 50, tapos 100, so okay pa naman. Tapos, 200, so still okay. Okay. So, dito naman kay Cloud. So, check natin si Cloud. So, flat pa rin kasi hindi po siya nag-reheat ng higher high dito sa kanyang price action. O, diba? Tapos, pwede syempre, tignan natin dito sa mga indicators. So, this is a retest, ano? So, bounce po siya. Pero, tignan natin kung makakapanik dito yan. Which is around, ano ba ito? 58. Ayan. So, dito naman kay MACD. So, this is a bearish crossover. Pero, tignan pa rin natin, ano? So, kahit sa stock market, bilog ang bola rito, ano? Ayan. So, palaging binobola to. So, sa histogram, so, this is a bad sign. Pero, tignan natin kasi nag-bounce, eh. Right? So, from positive to negative. Okay. So, tignan natin kung makaka-apekto to, ano? Let's see, let's see, let's see. Ayan. So, OBV. So, dito po sa ating OBV, so, normal po or so, obvious na siya po ay nag-print out ng higher high. So, this is a huge sign for AR, no? So, siya po ay nag-print out ng higher highs. High, higher high, higher high. So, this is a good sign. Tapos, okay, sa baba naman, low, higher low. Okay? Ayan. So, tignan natin bukas kung ano yung mangyayari, no? Kung sila ba ay magra-rally pa ulit or sell off. Ayan. So, tignan natin bukas. So, next natin is what? ASEAN ba? Or si MM? So, yung kasi yung mga sikat eh. So, i-next natin to si ASEAN. Ayan. ASEAN daw, ASEAN. So, check natin si ASEAN. Tapos, punta tayo dito sa may price action. So, dito naman kay ASEAN, kung papansinin natin. So, na-hit din po yung sinasabi nating trend line, which is around 6.4 pesos. Okay? So, dito po yun, guys. Tapos, na-hit din yung ating trend line dito sa may baba, ano? Which is around 6 pesos. Di ba? So, bali sa part na to, kung susundin niya yung ating trend line, so ang possible target price natin dito kay ASEAN is 7.25 pataas, ano? 7.25 pesos pataas. Ayan. So, kung siya po ay magbabounce, ano? Like this one, ito. So, a huge bounce, no? So, ilang percent din yan. So, kung titignan natin dito, guys, sa ating trend line. So, sukatin natin, guys. So, from here, sa may resistance. So, kung siya po ay magbe-breakout dito. So, ang possible target natin is, ayan, so 13%, no? Base po yan sa ating trend line. Tapos, next. So, sa moving average,
So check natin ano 50. Tapos okay, ayun no. So na-hit po guys yung ating na drawing na support na. No? And tapos meron din tayong confluence dito sa ating 50. So this is a huge bounce for ASEN. Ayan, so very exact na. No? So din po siya nag-bounce sa may 50 day. So what about naman sa ating cloud or sa ating 100 day ano? So si 100 day so medyo kay malayo, tapos next natin is si 200. And so okay pa naman guys to. Ayun sila moving average. Oh ayan. Okay. So sa ating cloud, so i-check natin sa cloud. So medyo flat pa rin guys no. So hindi po siya convincing, pero still siya po ay nasa taas ng cloud. Ayan. So yun naman po kasi mahalaga no. Siya po ay nasa taas ng cloud. Tapos sa indicators, so i-check natin guys indicators. So medyo nag-bounce. Okay? Possible this is a double bottom no. So ito ay first tapos ito ay second. So magpe-play out lang po ito kung mag-hold dito sa part na to, tapos so kung babasagin niya tong ayan. Ito si resistance. Ano, pagka po nabasag 'yan, edi syempre magki-create siya ng higher high. So for now, siya po ay neutral, ano? Ayan, so base po dito sa ating chart. Ayan, pero tingnan natin. Okay. So dito naman sa RSI. Okay. So, RSI natin. Oops, wait, tapos na pala 'to. So dito tayo kay MACD, no? So dito kay MACD. So series of higher lows. This is a good sign, guys, kay ASEN. So very obvious. Pero ayan si MACD din is pababa pa rin eh. So tingnan natin kung magpi-flip na 'to, no? Ayan. Tapos sa volume. So yun nga. Okay. So hindi pa naman siya convincing as is. Ayan. So meron pa lang po tayo ditong higher lows, no? Di ba? Low, higher low, higher low. High, higher high. So tingnan natin, guys, kasi nag-bounce dito sa may support na sinabi natin kahapon. So kung siya po ay magre-retest, edi dapat basagin niya 'to. Ito, guys. Ayan. So tingnan natin ano. This is for ASEN. Ayan. So next natin si MM. Ayan. So si MM po yung next natin, guys. So tingnan natin kung last na 'to. So I think last na, guys. Ayan. MM. Oh, ayan. So si MM po, guys, ang isunod natin. So medyo madali lang to kay MM ano, at siya po ay bago eh. 'Di ba? So dito kay MM kung papansinin natin sa daily chart. So binuhusan, guys. So this is bad. Okay. So sa halip na mag-breakout po dito sa ating resistance, which is around sa 8.2 pesos, so binuhusan po siya. Right? Ayun na, so binuhusan. So this is a bearish engulfing candlestick ano? Yung kahapon. Pero ngayon, guys, okay, so na-hit na yung ating trend line, which is around 6.85 no? Tapos yung support din natin dito 6.65. So na-hit din, guys. Right? So sa part na to, tingnan natin kung makaka-recover siya. Ayan. So bali, ang target natin dito is here, which is around 7.5 pesos. Ayan. So tingnan natin, ano? 7.5. So dito, guys, ating trend line, ano? Ayan. 7.5. So what if naman kung siya ay buhusan ulit? So just in case lang, ano? So be prepared, guys. So wala pong nakakaalam ng mga mangyayari. Ayan. So
So same lang din ano. Ayan. So kung bubuhusan to possible, dito po siya malalaglag sa may 6.15, which is around here guys, 6.15 pesos. Diyan. Tapos sa moving average, so si 50 at 100 lay available dito eh, KMM. So okay pa naman. Tapos 200 wala nga. Kasi bago pa lang 'to na stock eh. Tapos cloud. So okay cloud naman guys. So flat pa rin, so hindi po siya convincing ano. So this is a bounce. Yung kanina guys. Ayan. Same din dito, so this is a strong support kay RSI na, di ba? Since then, nung siya po ay nalis dito sa stock market, no? Di ba? Ayun, no? So ito po guys yung bottom niya sa RSI. Pero tignan natin kasi, so this is a normal bounce kasi ano to, strong support eh. Ayan. So it doesn't guarantee na talagang tataas to, no? Tapos magre-reverse na kay biglang babalik sa ganyan, ano? So hindi po ganun. So for now, this is a retest for a reversal since siya po ay nasa strong support right now, ano? Ayan. So dito naman sa ano natin, sa MACD, still lower lows pa rin po ito sa ating histogram. Ayan, kung papansinin natin, ano? Ayan, tapos nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. So, tignan natin. Ayan. So, still, siya po ay bearish, ano? Kung ganun, kasi ano nga lang yan. Normal bounce lang, guys. Okay? So, i-check natin. Pero sa part na to sa volume, so once po na siya ay mag-create or mag-print out ng higher high, so this will be huge. This is huge guys pagka nakapanik dito sa main taas na to. Ayan. So sobrang lapit lang naman guys, ano, para basagin yan. So hindi naman malayo. So kaya itulak yan guys, ano. Especially pagka merong ng hype. So alam na this pagka nag-breakout dito yan. So save natin. So I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So salamat po sa inyong panonood sa ating mga videos, mga update natin about sa mga top trending stocks. So uulitin po natin, so possible po ano, na makapag-upload po ako mamayang madaling araw or mga 6 AM na, no? Or 7 AM. So tingnan natin guys. So about fundamental analysis, so maghahanap po tayo ng mga undervalued stocks or yung tinatawag nating on sale stocks. Ayan. So tingnan natin kung sa blue chips lang or kasama yung mga ibang stocks. So that's it. So see you po guys sa next video. Bye bye.